So, hello at welcome ulit sa ating Human Development Series. Ako si JP at pag-usapan natin ngayon yung siguro pinakahihintay ng marami sa inyo nung nalaman yung may Human Development Series tayo, which is yung theory ni John Piaget na tinawag niyang Cognitive Development Theory. No? Napaka straightforward ni Piaget. So, basically, pag-usapan natin dito kung ano yung cognition and paano na de-develop, no? Yung cognition ng isang tao mula sa pagkabata, no, sa infancy hanggang sa adolescent or even adulthood. Okay? So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. So, wag na natin patagalin. Roll na natin yung intro. So, ano nga ba yung cognition? So, yung cognition is yung ability ng mga tao or ng mga ibang organisms na i-process yung mga information sa outside world. So, basically, this is how we interact, no? Sa mundong ibabaw, di ba? Kumbaga, kailangan nating i-proseso, di ba? Kung ano yung nakikita natin, naririnig natin, nararamdaman natin, nalalasahan natin even, di ba? Para alam natin kung paano mag-navigate, paano mag-survive, basically, dito sa mundong ito. So, ang cognition ng tao is arguably the best kind of cognition na meron dito sa mundo. Kung hindi natin i-include siguro yung mga AI. Although, to be fair, hindi pa naman ganun katindi yung cognition ng mga AI, no? So, arguably, mga tao pa din yung may pinaka-advanced na cognition. So, ang tanong eh, paano nga ba natin pinoproseso yung mga informasyon na nakikita natin sa paligid natin? So, ayon kay Piaget, may tatlong processes na parang sinusundan yung cognition ng isang tao. First is yung organization, second is yung equilibrium, and third is yung adaptation. Okay, so unahin natin yung organization. So, basically, sinasabi ni Piaget na yung mga tao daw, eh, meron tayong tendency, no, no, i-organize yung mga information na nakakalap natin. So, there are many ways to organize information. First is yung pagsama-sama natin yung mga para-parehas na bagay sa mga hindi para-parehas na bagay, diba? So, yun yung pinaka-basic. And then, of course, yung mga ibang complex, like for example, making conclusions, di ba? Sa mga information na nakukuha natin or making some concepts, di ba? So, kumbaga pinagtatagpi-tagpi natin yung mga information na yan para mag-make sense siya, basically. So, once na nag-make sense na yung mga bagay-bagay, eh makakabuo tayo ng mga paniniwala or mga beliefs, mga concepts, no, mga constructs na based dun sa mga information na napulot natin. Ang tawag dun sa mga yon is schema, no? Let's say, for example, nakita natin yung crush natin, tumititig sa atin pag tinitignan natin sila, di ba? O agad-agad, may delusion tayo, may schema tayo, na crush din tayo ng crush natin. So, that's how schema works. Okay? So, yung mga schema, nag-uumpisa yan sa mga simpleng schema hanggang sa maging complex na schema na medyo pag-usapan natin mamaya. So, gusto rin ng mga tao na tugma yung internal schema nila sa external information na nakikita or nakakalap nila. So, ang tawag doon is equilibrium, pantay yung dalawang factors na to. Kasi pag hindi nagpantay, for example, si schema is medyo iba, no, sa new information na nakikita sa labas, eh nagkakaroon ng tinatawag na disequilibrium. So, in disequilibrium na to, ito yung magli-lead sa isang tao para bumalik, di ba, sa equilibrium para mag-make sense pa rin, no, para ma-organize pa rin ng maayos yung mga information. So, para makapag basically adapt, di ba, yun yung third process, para makapag-adapt yung tao, eh mabalansin niya yon, no? So, there are two ways of adaptation. First is yung assimilation, and then second is yung accommodation. So, sa assimilation, basically, parang wala kang babaguhin sa schema mo. Yung new information, tatanggapin mo siya kasi aligned siya sa schema mo, or iti-treat mo yung new information as aligned, no, sa schema mo. Let's say, for example, sa mga bata, no, yung mga baby, let's say, for example, yung paglalaro niya sa mga laruan niya is basically pinagpapatong-patong niya, ini-stack niya, di ba? Kasi mga blocks usually yung mga laruan nila. And then, nung binigyan siya ng new toy, which is yung toy cars, di ba? Yung mga toy cars, bago yan. So, bagong information, meron siyang schema. So, ang gagawin niya, kukunin niya yung mga toys na yan, and then papagpatong-patong niya. Okay, so that's how assimilation works. So sa accommodation naman, on the other hand, eh babaguhin yung internal schema para makapasok yung bagong information. So paano yun? Going back to sa example ng bata, so nakita niya, no, meron siyang schema, pagpatutong-patungin yung mga laruan, tapos tinry niyang pagpatung-patungin yung mga toy cars niya, and ano nangyari? Dumudulas kasi may gulong yung mga yan, basically, di ba? So ang mangyayari pag accommodation is babaguhin ng bata yung kanyang schema. So hindi pala lahat ng laruan eh pwedeng pagpatung-patungin kasi yung iba dumudulas. Okay? So iniba, no, yung schema na meron para ma-accommodate or
para makapasok yung external information na bago. So adaptation usually ang dahilan kung bakit yung mga schema na meron yung tao is very complex. Kasi nag-umpisa tayo sa mga simpleng schema, yun nga, simple lang na yung mga lahat ng laruan yun yung stack. Tapos eventually marirealize ng mga tao or ng isang bata habang tumatanda siya na marami pang ways, no? Para mabago yung schema na yun na lapat pa rin sa reality. So knowing that, ang tanong is paano nagde-develop yung cognition ng isang bata from the schema na kung paano laruin yung mga laruan to the point na parang pag-iisipan na kung anong meaning ng buhay na puno ng pighati, no? Life is suffering and so on. So let's discuss the stages of development na dinadaanan ng mga tao para magkaroon tayo ng capacity para pag-isipan kung ano nga ba ang meaning ng buhay at ng kamatayan. Pero sige, ano na yun, kay PJ muna tayo, stages of development. Okay, so first stage of development natin is yung tinatawag nating sensory motor stage, no, na nangyayari at the age 0 to 2. So, yung mga ages dito, medyo ano lang sila, rough estimation lang sila kasi iba-iba yung pacing ng mga tao, no. Merong iba na parang mabilis lang, yung iba parang mabagal, no, 0 to 3, 0 to 2. Kaya iba-iba yung makikita nyo mga ages kasi ganun talaga yung mga tao, iba-iba sila, no? But anyway, hindi naman yung importante. Ang pinaka-importante sa mga stages na to is hindi yung edad, kung hindi yung mga nangyayari, no? Kaya dun tayo magpo-focus. So, ano nga ba nangyayari sa sensory motor stage? So, from the word itself, sensory plus motor, so naka-focus yung cognition natin or yung way of interaction natin with the world through our senses, no? Senses yung sight, yung hearing, no? Yung smelling, yung touching. Ano pa ba yung isa? Lagi ko nakakalimutan yung isa. Tasting yun. Tasting. So, senses and then motor functions, di ba? So, kaya makikita natin yung mga baby, di ba? Usually, ang modus operandi nila, una, makikita nila yung laruan, di ba? Tapos, kung marunong nang gumapang yan, gagapang yan. So, that is motor, di ba? And then, i-grasp yung laruan. Again, that is motor. And then, titignan ng mas malapit. And then, i-shake, no? Para kung meron man tumutunog. And then, of course, susubo, di ba? Kasi iti-taste ng mga bata yung mga yan, ng mga baby yan. And then, optional, of course, yung paghagis ng laruan na yon sa mga taong ayaw nila sa bahay or minsan sa mga gusto nila. Ewan ko sa mga baby na yan, no? So, sa stage na to, ang reality natin is solely based sa mga senses natin. So, kung ano yung nakikita natin, narinig natin, nalalasahan natin, no? Nararamdaman natin, eh, yun lang yung realidad. Yun lang yung mga nag-exist na bagay-bagay sa mundo. So, once na hindi na nakikita ng isang bata, yung isang muka, di ba? Para sa kanya, it ceases to exist. Parang hindi na nag-exist. Basically, wala na sa mundo, no? Yung muka mo. Kaya parang pag pinakita mo ulit yung muka mo, diba, doon sa Kikip Bulaga, ayan, parang what the F moment sa kanila, parang, uy, diba, wala ka na, ba't bigla ka nabuhay, diba? So basically, tinatawanan nila yung death and resurrection ng mukha mo. So ganun yung sensory motor stage sa mga baby. Eh, but eventually, of course, no, through brain development, syempre, nag-connect yung mga neurons nila, dumadami yung mga neurons nila, and so on. And then, of course, nagkakaroon din sila ng experience, no, lagi kayo nakikik bulaga, parang eventually, marirealize din ng bata na parang, hindi naman pala lahat na mga bagay na hindi ko nakikita, eh, nawawala. Minsan, kahit hindi ko nakikita yung mga bagay-bagay, eh, nandyan pa rin sila. Nagiging, nagpa-persist pa rin sila. Permanent yung mga bagay-bagay. So, ang tawag dun sa konsepto na yun is object permanent. So, once ang bata is na-realize na yun, na yung mga object is permanent, kahit hindi nila makita, continue silang mag-exist, eh, malapit na sila dun sa susunod na stage. Basically, tapos na sila sa sensory motor, so pupunta na sila sa pre-operational stage na tinatawag. So, sa pre-operational stage, nangyayari to from 2 to 6 or 2 to 7. Siyempre, depende, no, sa mga bata sa I've mentioned. So, lahat pala ng stages, ganun, no. Walang definitive na age range. Basta nangyayari lang yung mga nangyayari. So, sa stage na to is nagkakaroon ng ability yung bata sa tinatawag nating symbolic thinking. So, ibig sabihin, they can represent things in reality through symbols, no? So, as mentioned nga kanina, hindi na nila kailangan makita yung actual na bagay para malaman nila nag-exist yun. So, mag-extend yun dun sa symbolic thinking na kung saan yung parang kahit isang bagay lang, no, na hindi naman necessarily yun, eh, nare-represent nila sa isip nila. So, para mas clear, no, ganito yan. Parang, for example, yung mga baby, nakikita natin sila, meron silang laruan na block, rectangular block. Tapos, ang gagawin lang, kukunin nila, and then lalagay nila sa tenga nila, tapos magsasasal. So, that is a sign of symbolic thinking. Kasi yung block of toy is a symbol for what? For the phone. And nakikita niya yung nanay niya na nasa phone lagi. So, parang gano'n. No? Siguro ngayon, hindi na gano'n. No? Gano'n. Kasi nung panahon namin, gano'n yung telephone. No? Telephone pa nun. Alam niyo pa ba yun yung telephone? Yung icon ng call. Yun yung telephone, no? Alam niyo pa ba yun? Kasi kung di nyo na alam, feeling ko matanda na ako.
Anyway, so that is symbolic thinking. So merong mga side effects or parang merong mga repercussions kumbaga yung symbolic thinking, and one of them is that they can play pretend nga as mentioned kanina, and another thing is they will be able to learn language, no? Magkakaroon na silang ability para magsalta, no? And then in extension magbasa tsaka magsulat. Kasi basically words are symbols, 'di ba? Yung pag narinig ng bata yung word na mama, 'di ba? It represents the person na nag-alaga sa kanya, 'di ba? Yung parang humili sa kanya, nagpakain sa kanya, and so on. So sa word lang na mama, 'di ba? So ang daming mga concepts, ang daming mga experiences ang na-encapsulate sa word na mama. And then eventually yung word na mama madadagdagan niyan, and pag nadagdagan yung word na mama, yung mga concepts is sasabog bigla. Magkakaroon ng parang vocabulary explosion at the age of 3 or 4 years old, depende sa bata. Mas mabilis yung mga babae na magsalta kumpara sa mga lalaki. But still magkakaroon sila ng parang pag nakapag-learn na sila siguro ng 50 words bigla-bigla after siguro overnight magkakaroon sila ng mga 1,000 to 5,000 words. Okay? So once na na-master nila yung play, yung pretend play and speech, may ability na sila para mag-create ng kanilang own reality in the form of fantasies, 'di ba? Kaya makikita natin yung mga bata, they are role playing, 'di ba? Parang oh, ako si Batman, ako si Superman, o kaya kung ano-ano pang mga creatures na out of this world, kasi hindi na natin alam kung saan sila napupunta sa internet. By the way, huwag niyo muna bibigyan ng internet yung bata kasi ma-stifle yung cognitive development niya. But anyway, so ayun, magkakaroon sila ng parang explosion din, no, in terms of creativity. Kaya as much as possible dapat ini-encourage natin sila, no, to play on their own para hindi ma-stop, di ba? Hindi ma-stop yung parang pag-explode pa ng kanilang exploration. And speaking of exploration, yan nagiging curious din yung mga bata at this age, kasi nga parang fina-flex nila yung bagong natutunan nilang skills, which is yung words, di ba? Tanong ng mga tanong yan. So pag nagtatanong sila, do your best, no, to answer them para magtuloy-tuloy nga yung kanilang cognition. Huwag natin silang lolokohin, huwag natin silang bibiruin masyado, no. Kung hindi nyo na kaya yung mga tanong nila, bilhan nyo sila ng libro, kasi ganun yung ginawa ng mga magulang namin sa amin, kasi marami daw kami masyadong tanong. Ayun, dumami yung mga encyclopedia na pambata sa bahay. But even though nagiging creative sila sa mga panong ito, meron pa rin silang konting weaknesses, no? Kasi nga dahil bagong salta lang sila sa mundo, medyo hindi pa ganun katindi or kadami yung experience nila sa buhay. Kaya nga sabi ni Pudes, di ba, kids are dumb. it's a hard one to get out. You gotta... Although yun nga, hindi naman sila talaga dumb, they just lack experience, no? So yung mga alam nila, usually alam lang nila by their mind, but in practice, kumbaga hindi pa nila gaanong napapractice yung mga natututunan nila. Can we count backwards? Yeah! Alright, here we go! 10, 9... Kaya ang tendency, nagiging modus operandi ng mga pre-operational na bata is they are very egocentric. Ibig sabihin, they only see the world in their own perspective, in the most literal sense, no? Kaya nakakatawa pag nagkikipaglaro ka sa mga pre-operational na bata ng tagu-taguan, di ba? Itatago lang nila yung ulo nila, tapos akala nila hindi mo na sila nakikita. Kasi sa perspective nila, pag di ka nila nakikita, ibig sabihin, hindi mo rin sila nakikita, di ba? Kasi nga egocentric. So kung ano lang yung alam nila, ipoproject nila yon sa mga ibang tao. So isa pang manifestation ng kanilang egocentrism is yung over-reliance nila sa intuition, no? Kaya parang kung ano lang yung mukhang tama, 'di ba? Yun yung tama sa kanila. Why has no one ever thought of this? Infinite power source. Kaya parang pag binigyan mo sila ng dalawang baso, 'di ba? Kunyari yung isang baso matangkad, napayat, tapos yung isang baso maliit pero medyo chunky. Tapos lagi mo ng juice yun or kung ano bang drinks, ang lagi nilang pipiliin is yung nasa matangkad, no? When in reality, parehas lang naman yung laman ng dalawa, no? Magkaiba lang yung shape. So bakit ganun? Kasi siguro for their entire life, no, dahil maliit sila, no, tapos yung tumatanda sila, lahat na nakikita nilang mas matangkad sa kanila is usually mas better sa kanila, mas matanda sa kanila, di ba? And basically parang mas magaling sa kanila. So ang tendency general nila yon. So kahit sa baso, no, basta matangkad, yun na yun, mas magaling yun, mas marami yun, mas maraming laman yun. So yun yung kukunin nila. So eventually through brain development and syempre experiences na rin, marirealize din nila na parang hindi lang generalization ang way, no, ng pag-organize ng mga bagay-bagay. Once na na-realize na nila to, pwede na silang pumunta sa next stage of development na tinatawag nating concrete
operational stage. So ang concrete operational stage is nangyayari to from 7 to 11, no? Elementary school, no? So school age na. So dito nagkakaroon na sila ng logical thinking, no? Kasi kung papansin niyo sa pre-operational hindi pa logical, masyado silang generalization, masyado silang intuition based. So dito sa stage na to marirealize nila ng mundo is very complex, no? And usually parang kailangan pag-isipan talaga, no, yung mga bagay-bagay, lalo na yung mga problema na sinosolve nila sa araw-araw nilang buhay. So sa stage na to, marunong na silang mag-logical problem solving, okay? Di na sila masyadong utu-uto kasi nung pre-operational, kung anong sasabihin mo sa kanila, paniniwalaan nila yon with all their lives, no? Pero ngayon, dahil meron na silang logical thinking, no, na pwedeng ibangga sa mga sinasabi ng ibang tao, and minsan nagka-counter-argument din sila, or hindi naman counter-argument, more counter-examples, di ba? Sa mga bagay-bagay. So hindi na sila ganun kabilis parang ma-encourage or ma-persuade, no? So pagbibigyan mo sila ng mas matangkad na baso, no? Parang pag-iisipan muna nila kung mas marami nga talaga yan. Kasi hindi na lang tangkad yung tinitignan nila, tinitignan na rin nila yung lapad ng mga bagay-bagay. So lalo na pag nakita nila, may measurement yan, di ba? Parang binibigay mo sa kanila 50 ml, tapos yung isa 100 ml pala. Kasi meron na rin silang mathematical thinking or arithmetic thinking. Alam na nila yung numbers, no? Yung quantity ng mga numbers, alam na nila kung paano mag-add, mag-subtract, no? And syempre, multiplication and division as they grow old. So, ganun naka-advance yung perception nila sa reality ng mundo. Yun nga lang, yung logical problem-solving skills nila is mas applicable lang sa mga concrete na objects, di ba? So, kaya nilang isolve yung problem na kung saan ilang mansanas na lang yung natira kay Jose, no? Nung kinuha ni Procopio yung 5 mula doon sa 10 na meron si Jose. So, alam nila, yung sagot doon is 5. Pero kung tatanungin mo sila, deserve ba ni Jose na makuhanan siya ng 5 mansanas? Bakit or bakit hindi? Medyo mahihirapan silang sagutin yon in a justifiable way. Kasi nga, limited sa concrete things, no, yung kanilang logical thinking. So, kaya nga concrete operational. Pero, once na nagkaroon na sila ng, again, brain development, more experience, and then eventually, magkakaroon na sila ng capacity to grasp yung mga abstract na concept. Which brings us to the last cognitive stage of development ni Piaget na tinawag niyang formal operation stage. Na nangyayari at the age 12 and above. Yun nga lang, merong ibang mga research na nagsasabi na parang hindi lahat umaabot doon. Although, kung pag-usapan natin yung magtatagal tayo, kaya just putting it out there. So dito sa stage na to, yung mga adolescent, may capacity na sila, no, to think about abstract concepts. So ano ba yung mga abstract concepts? For example, yun nga, justice, di ba? Love, okay? Poverty, power, freedom, yung mga ganyan, mga abstract concepts yung mga yan. Ibig sabihin, hindi sila, hindi mo nakikita, no, pero nag-exist sila, at least in our mind. So parang higher level of symbols sila. Kumbaga, they represent something in reality, but hindi sila parang, kunyari, mansanas. Di ba? Yung mansanas, mahahawakan mo. Pero yung freedom, mahahawakan mo ba yung freedom? Hindi mo. Pero alam mo, no, na may konsepto ng freedom. So, yun yung mga abstract concepts na tinatawag. So, yung mga adolescent, supposedly, ideally, dapat alam na nila kung paano iproseso yung mga ganong klaseng mga topics. And then, parang sabi nga ni Piaget, dito na yung stage na kung saan nagde-develop na yung mga complex morality ng isang tao. So, ang mga schema na meron yung mga tao at this stage in life, mas complicated na kumpara dun sa mga meron tayo nung pre-operational or even sensory motor. Kasi nga, mas marami na tayong experience, mas marami na tayong accommodation na ginawa, mas marami na tayong adjustment na ginawa sa mga schemas natin. So, it makes sense, no? Na mas mataas or mas higher order na yung thinking natin, no? In fact, we can also think about our thinking, di ba? The fact na pinag-uusapan natin yung cognition, this is a form of formal operation. So parang pinag-iisipan natin yung pag-iisip natin. So ang tawag dyan sa English is metacognition. So at this stage din, kaya na rin natin mag-deal with sa mga hypotheticals or sa mga what-if scenarios ng buhay, no? Parang basically same lang to ng mga fantasies natin ng pre-operational stage, no? Pero yung pinagkaiba lang is this time, since meron na marami na tayong experience, no? Meron na tayong logical thinking, yung mga realities na pinoproject natin, no, na mga sinisimulate natin is mas realistic na kumpara dun sa mga fantasies na meron tayo. Like, so for example, no, yung mga trivial things na what if si Rizal hindi siya in-execute nung 1898, anong mangyayari sa Pilipinas, di ba? Yung mga trivial na ganun, kaya na natin pag-usapan, kaya natin pagdebatian sa klase, no? Or pwede din naman sa mga practical things, di ba? What if crush ka ng crush mo? Di ba? Anong mangyayari sa iyo? Di ba? Magkakatuluyan ba kayo o hindi? So ayun, di ba? Yung mga delulo natin, I mean, yung mga what ifs natin, kahit hypothetical 'yan, di ba? Ang useful pa rin nila kasi pag hindi mo pag-isipan yung mga bagay-bagay na ganyan,
hindi ka magiging ready once na dumating na sila, di ba? Once na nag-confess na yung crush mo, anong gagawin mo? Or something like that. According kay PJ, ito na yung last stage of development natin. Although may mga nagsasabi, no, yung mga neo-PJ siya na tinatawag na kinontinue yung tradition ni PJ at parang nilagyan nila ng DLC, downloadable content, no? Parang meron silang sinasabi na next stage, which is yung post-formal thought. So, mas parang mas complicated version ng formal operations, but that's a topic for another day. So, yan ang proseso ng development ng cognition ng isang tao ayon kay John PJ. So, as you can see, di ba yung schema natin nag-umpisa sa very simple, what I cannot see, do not exist, tapos hanggang sa nag-develop siya, no, what if I cease to exist? What if mamatay ako? Ano mangyayari, di ba? So, hindi nangyari overnight yung development na yan, no? And kaya din siguro mapapansin natin, nung bata tayo, feeling natin ang simple ng buhay, di ba? Kasi nung bata tayo, iniisip lang natin yung sarili natin, na yun lang yung nakikita natin, which is wala naman masama doon. Pero eventually, as we grow old, di ba, nare-realize natin na marami palang perspectives, no? Marami palang approaches, marami palang ways on how to look at reality. Kaya ayan, di ba? Mas naging complex yung buhay natin. Not to mention, naging complex din yung technology. So, baka tama din yung mga matatanda nung sinabi nilang simple yung buhay nun. But still, the point remains na yung complexity ng cognition ng isang tao is hindi yan nangyayari ng isang biglaan lang. May proseso na pinagdadaanan niya. And that is the main contribution of John Piaget sa cognitive development. Okay? So, yan ang pag-aralan natin kung ano nga ba ang cognition and paano ito nagde-develop ayon kay John Piaget. So, I hope may natutunan kayo and nag-enjoy kayo kahit pa paano. No? Huwag niyong kalimutang i-like at i-share niyo na rin to sa mga cognitively advanced niyong friends na nasa post-formal thought na siguro. And huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe. No? So, maraming salamat din sa mga members na sumusuporta sa ating channel directly. So, kung gusto niyo rin suportahan yung channel natin while also doing deep dives, no, sa mga topics na pinag-uusapan natin dito, eh, pwede kayong mag-join. No? Mag-join. Sa tabi ng subscribe button, click nyo lang yung join, no? Tapos piliin nyo yung mga tiers na gusto nyo yung salihan. So, kung nagpe-prepare kayo for board exam ng psychometrician, yan, malaking tulong yung mga live lectures and yung mga lectures na in-depth talaga natin pinag-aaralan. So, ayun. And with that, maraming salamat sa pakikinig and panonood. Kung ano man yung ginawa nyo, kung ginawa nyo man ang podcast. And I will see you next week, no? For another topic, which is si Bronfen, basta yun. Si Bronfen, basta yun. Okay? So, yun muna sa ngayon and maraming salamat and as always, enjoy learning. Bye-bye! Di na ba madilim? Parang madilim kasi yung last time eh.